Oh. Dadalhin ko to sa bahay, ano? Ito yung gagamitin ko. So ito yung nga pala yung 1 kilowatt na snuddy. So according dito sa box, oh. So yan, asa na ba yun yung naka description niya? Oh, ito pala. So 1 kilowatt yung inverter na nasa loob. Okay, so paano siya, no? Compact na. Yan. So yung solar charge controller niya naman. So pwede nating lagyan to ng kuana, no? Solar panel. 30 amps lang yung controller niya. So ito, meron siyang input from solar panel. So yun, meron din siyang pang battery extension. So for example natin, kung kinulang ka ng battery, pwede kang magparallel dito, no? Pero remember, lithium batteries to siya. So ito naman yung safety breaker niya. So yan, okay. Anyway, ang nasa loob nito, kompleto na. Meron ng battery, may controller. So kung pagdating sa troubleshooting, may masira man, pwede nating itanggalin to, okay? Tapos palitan lang ng parts. So yun. So ito naman yung kanang snuddy, ano? So the same din ng inverter. Okay, yung inverter alone. So pwede mo rin siyang ma-program, ano? So tingnan natin. So pwede siya sa set 1, utility priority. Okay, set 2. Try natin set 2. Okay, long press lang itong function. Set 2, energy saving mode. And then set 3, battery mode priority. So kung set 1 ka, without solar, okay, plug in mo lang sa utility. So priority, utility, pag mag brown out, saka magagamit ang battery. So ganun. So pwede mo rin siyang gawing kuan, ano, battery priority. Backup lang yung utility. So at least medyo hindi na siya hassle kasi nakakumpak na, no? So meron din siyang DC output switch para sa mga DC loads. So yan. Anyway, try nga natin, ano, i-off ko yung inverter. So yan, DC load lang. Okay, kung makaka-charge ba tayo, pre? Pwede paki-abot yung connector. Charger ba yung sa charger? So in-off ko yung inverter, ano? What if gusto niyo magka-tipidin, ano? Hindi kayo gagamit ng mga AC appliances, only for charging cellphone. So anyway, dito naka-indicate na meron siyang output, okay, DC. So i-verify natin ngayon. Charger pre ba? Adaptor. Dire. Sa concert cellphone. Para ma-identify lang po natin kung may output ba talaga, no? Kasi dito sa display meron. So yan, i-try natin. Okay, so without inverter. Charge ba? Charge. So yan, nag-charge siya, no? Kung i-off ko yung kuan dito, switch. Ayan, so wala din siyang output. Okay. So ganun lang. So pwede kang gumamit ng DC lang without inverter. Okay, so yun. Maraming salamat. Try natin, mga kaibigan, ano? Kung the same basta sa inverters na din na pwede mo program yung kuan. Ano yun, DOD ng battery. Oh, okay, pwede. Meron siyang dalawang secret button dito, dalawa. So, isa, dalawa, isa, dalawa. Okay, off mo na yung inverter. Tapos, isa, dalawa, tatlo. So, yan. So, BO1. BO2, BO3, BO4. So yan, yung BO4 low voltage disconnect ng inverter. So pag reach ng 10.8, saka pa ma-stop or ma-shutdown ng inverter. Samantala ang BO3 naman, from 11.5 mag-a-alarm na siya. So from 11.5 to 10.8 yung pag-a-alarma ng inverter, ano? So sa BO3 kasi yan yung voltage alarm, okay? Pagdating sa ganun na voltage, mag-a-alarm siya until ma-reach yung 10.8, saka siya magsa-shutdown. So means to say, from 11.5, kahit maingay na sa inverter, magagamit mo pa rin sa load. Kaso nga lang, masyadong maingay ito, no? So yan, anyway, pwede nyo yun ma-edit.
So, paano natin mapalitan yung program dito? Okay, so ilong press lang itong function. Yan, para lilipat siya sa kabila. Ano? Yan. So, either up, okay, or down. Pagkatapos nyo maset, long press na naman ng function. Okay. So, pag okay na, for example, restart nyo lang sa inverter, ano? Release. Balik. So, yun lang. So, sa mga gustong malaman kung ano yung mga function ng BO1, BO2, so, sa description ko na ilalagay. So, sige, salamat. God bless. Okay, shut down. Thanks for watching.